Zero. MC. Ayoko abutin ng ano, kailangan pa matulog konti. Abutin diba? Ng siyang tsaka na rin kasi logi din pag ano na. Pag nagkaroon, naging maganda yung lina ang Tiny. Ang dali niya mabuburst dito yung heroes ng Monasma. Tsaka kung titignan mo, parang pag naubos agad kasi agad yung illusion dito ni Naga Siren, di na siya nakakatakot eh. Yeah. Parang kukulangan na rin ng damage yung side ng entity. Shoutout nga pala kay Lil Maldita na nanonood. Good morning. Shop viewing din. Ito, kanina pa din nanonood. Si Boss Gepiga. Ayan, shoutout dyan sa mga tropa natin. Ayan, habang nakapos yung laro natin, guys, pwedeng-pwede namin kayong batiin dyan sa gilid. Ano? Share nyo lang din yung inyong mga ideas. In terms of draft pickings, ayan, mabasa na pang 24 hours. Yes, tama ka dyan, Boss Joggy. And ano ba, i-mute mo nga ito si Jack. Birthday nito, i-birthday mute natin yan. Sa YouTube. Shut up ka muna. I-birthday 5 minutes mute natin yung birthday boy na yan. Pwede ato sa 15? Para mga bandang mid-game na siya makakapagsalita ulit. Sabi niya, si Storm Stormer pala yun, Lok. Mga 14 kills, mga 14 minutes. Wag na. Karang request na birthday mo pa. Wala, makukunat yung heroes ng, ano, yun, ng entity. Medyo kulang pa rin talaga sa damage itong entity. Siguro, magiging effective talaga totally yung pick dito na Pangolier once na magkaroon na ng defusal si Pango. Ayun naman yung pretty much, ano niya talaga eh, uptime niya. Ito, happy viewing din kay Lai Cartier. Ayan, shoutout. Sana nabasa ko nung maayos yung pangalan mo dyan, sir. Ay, parang... Mute kita, gusto mo. Huwag ka nang pumalag dyan, kahit pa moderator ka pa dyan. Thank you. Mute mo nga yun, direct. Ayoko nang nakikita ang birthday boy na yan dito. Viewing din daw kay Boss Vanjo. Ayan. So, it's game time, guys. Malalaman natin sa ilang sandali kung Monasma together with their former Division 2 comrade, which is OT na nabitin para sa major appearance. Sana, no? Kung mag-i-stay sila dito sa Division 1. And without a doubt, agree ka dito, Mike, na deserve ng Monasma and OT. Oo, oh, matik. Yung Division 2 na run na ginawa nila para makarating dito sa Division 1. May stay mga na team sila na pinataob talaga. Oo. Oh. Cementing their... deservingness. Tsaka yung correction pala yung Lee Cartier, ma'am yan. Hindi, boss. Pero yun nga, ang maganda rin kasi dito, Jay, sa may side ng Monasma, hindi lang naman kasi ano eh, basta-basta yung teams na pinatumba nila eh. Oo, tsaka, lalo yung OT. Para sa akin, strongest region kasi ito eh. Yes. Kaya hindi rin biro talaga na may napapataob silang teams, na kahit sabi mo nakakaisa sila sa ganitong team. Kasi again, strongest region to. Nakita nyo naman tiebreakers eh. Tiebreakers sa top rankings. Sa bottom rankings, may tiebreakers din. So meaning to say, kaya manalo ng isa sa bawat isa. No? Tsaka nakikipagsabayan sila. Yes. Diba? Yan yung maganda. Mid-match up. Sino nakita ko? Oh, yung nakita ko na Tiny yung may mataas yung kill potential dito sa Pango. And Pango, kailangan niya lang naman maging safe para di siya mabigla ng Tiny. May pang-reduce naman siya ng damage dito kay Tiny, which is yung shield crush. Mm-hmm. Pero yung side lanes naman na pag-uusapan natin, yung lane dito ni Morphling is hindi ako masyado na tatakot for him. Kasi katapat niya lang naman is Lycan and Rubik. Wala silang burst. Not unless kasama dito ni Rubik is Magdos, yung Shockwave tsaka Fate Bolt is enough para ma-surprise o mapatay nila dito si Morphling sa laning stage. Sa may baba naman, Naga Siren plus Mirana. Pero ito, waveform, Toby. Dinrapan nila ng tombstone. Delikado dito yung Lycan and looks like Entity yung mabibigyan. Hindi pa siya currently maabot ni Entity. Ito, Entity enough. Yung damage dun nung undying to secure the kill, ano? Para dito kay Toby, tatry na lang i-block ni Katomi. Nakuha niya yung creep wave pero walang makikinabang dyan since maganga po yung Lycan. Magpapakamatay ba siya sa neutral or TP na lang siya? Magpapakamatay na lang siya sa tower. Oh, sa neutral kasi eh. Pag nagpamatay ka dyan, matagal. Oo, matagal. Pag tore at least. So tore. Pero yung tinakbo niya ding layo na yun. Ganun parang din. Ganun din, no? Siguro dapat sa neutral na. Feeling ko. Wala siyang boots eh. May nakuha parang pero ganun pa man eh yun yung trip niya eh diba? Tsaka parang nagkaroon pa ng shared bounty po no? Oo, shared sa side yes. Na ano kahit paano parang sabi natin pwede na siya umakyat ano? Dito sa may unang steps pa lang tas pagpakamatay na dun eh diba instead pinunta niya pa ng tier 2 yung lock ba in short to lock Pollock po kasi yung ano ang aking nickname eh. Sabadia boss Jack ha Sabadia ayun ang gusto kong comment ayan pre.
Wag, baka may makaalam. Wag. Baka may makaalam. Sorry. Malagyan. Wag na. Boss, gabi ka. Ayo, hindi ko nga inano, in-ignore ko nga kasi baka makita. Yun ang gusto kong comment. Baka ano tinatawag na, na ano, night? Ha? Hindi ko alam, Jay. Sorry. Alam ko, pero gusto ko sa'yo magaling. Si Boss Nostal, kanina pa din present to, nakikita ko to sa laban nung ano eh, ng out ng Oredo Thunders vs. OG. Nakikita ko mag-comment to si Boss Nostal. Lagi din naman siya nanonood gantong oras. Oo nga. Diba? Siya naman yung isa rin sa mga nakakasama natin. Pero back to Dota tayo. As I was saying earlier, yung lane naman dito ni Watson and... O sige, matulog ka na. Huwag ka nagigising. Matulog ka na. Huwag ka na magmaoy dito. Guys, so matutulog na lang. Magmamaoy pa dito yung Jules pangalan. Pero wait lang. Ako si Katomi. Mamamatay yep, na naman, ito Jay. Ito na yata ang pagkakataon para sa top lane. Makakuha ng kill. Garantisado yan. And yun yung first blood natin, guys. Kasi nagpakamatay kanina yung Lycan eh. And syempre, that first blood is brought to us by 747. Join our groups. Scan nyo lang po yung ating QR code sa Ledgy or direct na lang kayo mag-message sa ating Kuya Nix page for more details sa naghanap ng mabilis na cash out, cash in. 747 na. Ganda rin yung ginagawa rito ni Desert na dito na lagi yung position niya na hanggat hindi pumapabursak ng link creep equilibrium, hindi siya masyado nag-i-stick kay Tide Hunter kung saan na baka mamaya may setup pa siya dito ng arrow setup nung entity sa may baba. So yung kill potential dun sa may baba ng entity is not that great or not that high. Yes. Diba? And yung si Wish, ang aking wish lamang ay makastay sa Division 1. Good morning, boss. Sana manalo Game 1. Game 1 lang talaga tayo dito, guys. Sa best of 3. Ano natin, triple tiebreakers. Pero BO1 yan. Brownie curse activated ba? Naku, hindi uso sa amin yan. Uy! Boss J, napakindi. Ano ba yan? Huwag ka naman ganyan, Boss Russell. Huwag ganyan. Ayaw ko niyan. Si Boss Russell maghinang. From now on, I love you. Basahin mo! Nabasa ko na nga. Basahin mo nang malakas ang kinoment niya. Oo, alam ko na. Alam mo talaga yan. Mag-caster kasi. Alam mo yan. Hindi mo sinabi. Alam mo yan. Edi wow. Alam mo yan. Sige lang, Dol. Lalaglag kita rito. Sabi na, Eagle Eye! Ang tagal mo naman. Tingnan, nagsasalita pa kasi ako eh. Ang tagal mo naman maka, ano eh, makagets eh. Nagsasalita pa ako, Dol eh. Sir Mike, absent ka muna. Ay, hindi pwede, boss. Pwede yan. Isang araw lang naman, tsaka mag-ano na, magre-reset na lahat ng ligtas points. So lahat ng mga na-minus ko nung nitong taon, reset na siya. Totoo! Ngayon lang sa akin na ganyan, ha? Ngayon ko lang narinig yan. Ha? Expensive day na kasi ngayon eh. Malapit na, expensive day na. Mahal na araw. So, canceled out na. Ako, dinodogi si Brownie at Bilog. Kinakagat si Sparta. Tinitikman and paintball for Katomi securing. And yun yung unang taltos, ano? Nang kill nga po dito ng entity. Pero mukhang magiging kapalit yata rin yung buhay ni Toby. One last strike. Parang mas napaganda pa, no? Parang mas napaganda pa. But the squash buckle and the shrill crush all of a sudden. Storm Stormer biglang sumulpot. Katomi with a double kill. Pero how about that rotation? Pretty much na-surprise din dun yung Morphling na biglang may lumabas na Pangolier sa kanyang harap. So that's why napatay dito yung Morphling. Pero I still think okay pa rin yun kay Morphling kasi dalawang best na nalang napatay yung Lycan eh. Yes. Diba? Tapos parang sabihin natin somewhat reset na lang yun kay Morphling, diba? And pwede mo bang i-shoutout, boss, Sir Mike, itong aking tropper from Davao. Pinakamamahal ko sa lahat ng tao sa Davao yan. Ikaw na, di ba bait yung pangalan niyan? Ito, Boss Kiani. Oh, kala ko naman. Sabi niya nga kanina, absent daw muna ako. Ayun yung sinabi ko na hindi pwede. Kung may pinakamamahal ako na tao sa Davao na nakilala ko, si Boss Kiani. Bakit? Ano ka ba? Nung, di ba, nawala akong casting for 5 months, nakabila pa ako. Si Boss Kiani ang nag-provide ng PC for me. Pero wait lang. Si Katawam yung delgado. Adaptive strike sa mukha. Sa likod pala. Pinato na naman eh. Parang member ng San Juan to si Nandin. Oo. Fiesta lagi. Fiesta lagi. Namamasalan tubig, guys. And layo na naman. Munaspa is the new. No, the new. Is the new entity. Oo, pero wait lang. Hindi pa tapos. Arrow will miss. Puntik pa, pero may squash buckle naman kasi doon. Napasama pa si Wish and Fishman. Piestang piesta si Idol. Buti hindi tumama, pero may bushwhack coming from
hoodwink and successful, makukuha yung kill. Pero na-lift nila dito si Spartan, makapag-sustain ng konti and nakapag-string kill. Kaya medyo matagal yung stun. Nabuhay pa, ayun. Di siya nag-TP? Miskos bakol eh. Hindi eh. Tambakol. Si Nandi, kala ko mag-TP out na siya nung pagkalip ng Rubik. Ng Rubik. Kala ko mag-TP out na siya para makapag-reset siya completely. So, naiwan si Skylar ngayon. And kita mo naman, nabasag niya na nga agad dito. Sumasayo na nga eh. Tower with the meme hammer. Hindi mo matatigong yung matatutong dito. Dilat na dilat. Atak na atak ah. Kano yan ha? Ito na yung dali. Kano yan, boss? Kailangan na naman sa division. Paano yun niya? Atak na atak. Nang ganyan, nang ganyan. Atak na atak. Tumira ng dos. Salamat sa Diyos. Amen. Yes. Diba? Si Jordan Poole. Oh. Si Jordan Poole. Shout pala kay boss John Lee. Ayan. Medyo kukulitan galore tayo ngayong umaga, guys. Spartan, mukhang delegado siya dito. May kinakagat ni Brownet. Bilog eh. Ayun, squash bakol na naman ang dumali. Gusto ko yung mga comment ngayon dito. Yes! Ano, isa pa. Mapagmahal. Sabi ni boss Dan Marmansano. Pipe, wag. Baka makabasa na namang sana marating mo, Nick. Sana mabasa mo. Wag. Na natin ipaalam good sa morning din, boss Leo. Kinaukulan dyan. Ayan, pero ako si Watson na. Mukhang ano ka muna, pharmacy ka muna. Pero good one. Cutting that tree. At munti ka na, pero wait lang si Nande. Nginangatip na ngayon, pero ay... Kaya? Crash, uy, walang mana. Nag-crit din. Ay, oh, ano? Nag-critical. Paano ko nakapag-TV out? Yung Lycan. Yung long. Nag-critical, boy. Ang sakit mo, boss. Paano eh? Piyestang-piyesta ka kasi. Piyestang-piyesta ka eh. Pinapaliguan mo kami. Eh, pag-aso binasa mo, kakakatigyan. Oo, oh, magagalit yan. Magagalit yan. Maliban na lang kung ano, kung sanay sa tubig. Hindi sanay sa tubig eh. Magagalit yan kahit sinong aso. Basain mo yan. Yatap ka dyan. And ito, arrow kumonek with the... Ang sipag ni Stormstormer, and yun na nga, sabi mong drop pa lang, Stormstormer's Pangilier is the difference maker sa larong ito. Kailangan yun talaga. Pushwak nga lang. Desire, pero patay pa rin yan, guys. Walang duda. That's gonna be mabuhay kill. Man, mag-oatmeal na lang yan. Yes, that's gonna be another kill for the side of Entity pa rin. Currently, 10 minutes, 8-6 ang ating score, and 2K network lead for the side of Entity. And right now, Skylar kumalis na dun sa may bahay niya sa baba and trying to put some pressure dito sa may mid by using that Meteor Hammer. And Stormstormer, without this defusal, hindi pa siya ganun nakakatakot or... Ka-effective pa. Hindi pa magiging ganun ka-problema yung mana sa side ng Monaspa. So ngayon, tingnan nyo naman na damage dito. Halos kalahati na din yung tier 1 tower dyan. Ano? Kumbaga nila maku-open up dito yung mapa. Very positive for Monaspa. Kaso, in terms of farm, yung Naga kasi pre-farm eh. Sobra. Lahat ng rotation ng Pangulir, pasok. 3K advantage for them. Ito, nag-2K nga lang. Mayaman din naman dito si Stormstormer dahil sa mga rotation na ginagawa niya. Every time na nag-rotate siya, ayun. Huwag ganyan, Boss Jervy. Pero ayun niya, every time na nag-rotate siya, nakakakuha sila ng kill. Huwag kang ganyan, Boss Jervy. Baka may makakita niyan. Huwag naman ganyan comment, Boss. Huwag mong tignan. Baka si Derek ay ngumiti din. Wala bang tulugan for today's video? Pumasok nga kanina nung wala pasok. Pero wait lang. Pasok naman. Piyestang-piyesta ka, idol ha. Huli na naman siya dito, Mike, and makapag-waveform out. Sayang yung huling Sargo sana doon, men. Strike sana yun for Stormstormer. Sidestepping moves, but the shield crush, push buckle. Squash buckle na naman ang dumali. And Katomi naman dito yung magiging sacrificial rook. Pero kapalit naman yung Morphling, syempre. Oo, walang kaso sa kanila yun. Sabi nga ng, ewan ko, kalimutan ko. Ayun lang, ito yung hindi masaya. Oo, all day, every day, any damn day. Ito yung hindi all day, every day. Kanta yun ni Tupac ata eh. Pero makakapag-out yan, Mike. Yun. At mukhang hindi naman na nila mauhula dahil 5 seconds pa yung cooldown dito ng bushwalk. Pero wait lang. Hinahabol. May blink dagger. And dila to na puno. Wasak ang mukha. Parang sasakyan ni Boss. Oo. Habang nangyayari yung Jay. Yung mid pa. Mababasag din ni Skylar. Kalitin mo. Sige. Ano yan? O, para makasal. Ayun lang. Pero tinamaan siya ng pana, plus net, may rabbit siya naman eh. Oo, may rabbit siya naman. Tsaka makumajunat yan. Oo, level 4 yung Kraken Shell. Kaya naman talaga hindi mababurst agad dyan dito ng heroes ng entity sa Mimid. Dahil kulang yung damage nila. Pangolier is out for that one. And Monaspa, Wish, with the smoke of the seat. Mukhang si Toby na naman ang balak nila. Mabutan niya, walang boots yan. Grabe, unless mag-shapeship. Kumapit yung buhok sa akin ng pusa. Buhat kasi ng buhat ng pusa na hindi mo naman pusa eh. Umangat sa akin eh. Hilig kasi sa pusa eh. Nandito sa likod ko eh. Ano bang mas prefer mo? Dogs or cats? Cats. Ay. Siyempre. Ikaw? Dogs. Kakainin ka ng pusa pagka matanda ka na.
Oo, kunyari dalawa na lang kayo natitira sa bahay. Mm. Tanda ka na. Mm. Sarap. Hindi mamamatay yung pusa. Yung survival instinct nun, kakainin ka na. Pag na-dedge ka na, sa katandaan. Joke lang, guys. Seryoso na naman tayo lahat. Seryoso na tayo. Kaya kita ko, Naroon lang ka tayo. Igat! Ay, pero bilis! Buti, unti ko na siya nun. Muntik na. Muntik na. Kunti namahan siya nung swash buckle dun. Kung! Ang taas dun chance na mamamatay siya kasi nasa likod lang yung Ruby tsaka Meran eh. Yun ay kung. Kung tinamaan, pero grabe yung reaction niya doon. Nakapag-blink out agad. Sabi din siguro ni Stormstar, ay, muntik na mag- ay, west side pala yun. Muntik na magmura. West side pala yun yung kinanta ni Tiki. Sabi siguro ni Stormstorm, doon, kala ko si Tupac eh, pero Katomi, wish, 107.5 na naman dito yung madadali, but there's the Ravage, pero it won't matter sa Pangolier na galit, but the Meme Hammer connecting onto the Lycan Ravage counter though. Coming from the Rubik, snatching his own ability, pero hindi pa rin sila makakuha ng kill. Ayun, sa wakas, nadadali nila tatlong heroes, dalawang support. And again, si Whis na naman yun. Oo, and not a good teamfight para sa side mo na aspakala ko. Parang completely idododge na lang nila yung teamfight na yun. Pero with this Ravage, parang gusto talaga nila labanan yung entity. But the problem is, nung nag-blinkin yung Tiny, medyo may kalayuan pa yung kanyang mga kampi o hindi agad nakahabol. Yes. Kasi wala namang blink dagger dito yung Tidehunter eh. So parang nung dumating yung mga kampi ni Tiny, already 1/4 yung kanyang HP. 1/4? Kaya yun. Na 1/4 din sila sa may teamfight na yun. Pagbili ka ng Vegas, isang kilo nga po sa 1/4. Yung. Diba? Ganyan lang, ganyan lang yan eh. Tapos habang, habang nagkikilo siya, tanongin mo, anong mas mabigat? Isang kilong bigas o isang kilong pako? Si ano? Si da... si ano? Si... Ayun. Gising na. 7+4. Pero ito guys, stable sa 3K. And nakatakot dito, Naki. Si Watson, kahit sabihin na natin maaga na push nung Tidehunter yung bottom lane, wala, contested siya dito, Mike. Oo. Never pa nga yata siya nakita ng Munaspa nung si Tide nagpo-push lang mid, dinepend lang saglit ni Naga. Yun na yung uling kita nila kay Naga. Mm. Ayun, tapos diba? Na. Nagtago na, di ba? Pero the good thing naman dito sa may side of Munaspa, Jay, hindi nga nila nakikita yung Naga Siren, pero nakakahabol naman na yung Morphling. Mm-hmm. 1200 gold damage na lang yung kulang. Pero uy, patay. Uy. Hindi ka pa makunat, idol. Jega. Wala ka pang ano, pampakunat na item. Arcane tsaka ano pa lang yan. Meter masarap higher. Yan. Ngayon tag-init, watermelon. So nakadali sila dun ng watermelon, guys. Nag-Espanyol ko to. Oo. May one time, nag-Espanyol casting ako, Mike. Try mo nga. Pero hindi nila alam, ni-recite ko lang yung mi ulti mo, adios. Habang nagtitimfight. Nablanko na ako, tapos biglang ko lupa sa atin, ito na lang, Espanyol na lang. Hindi nila alam, may ultimo adjust pala yun. Tabian porti ladera, ladera porto bien! Yung tono nga naman kasi, no? Para pa play by play eh. Espanyol pa ya. En campos de bachala, lunchando con delirio. Tabian porti ladera, ladera porto bien! Isang teamfight, isang teamfight. Ginawa ko na yun dati, direct. Isang, hindi ngayon, isang teamfight, isang teamfight dito. Hindi nyo naman na-clip. Ay, hindi, ako hindi ko alam eh. Ngayon niya i-clip nila eh. Huwag na. Isa lang, pagbigyan ko. No way may now dun, may binago okay kahit. Mahina pala kami sa eh. Ginawa ko yun ata sa Biscos. Okay. Ay, hindi. Oo, oh, tama. Ngayon lang, isa lang. Huwag na. Ano ba? Ano na lang? Pangat mo ako sa G. Ano bang language ang pwede ko? Hindi, baka makasi malaman. Latin, yung, Latin. Baka kasi malaman yung CIA agent ako eh. Okay. Latin. Latin? Latina. Latin mo to. Skylark, Pigeon Fly. Dali na naman siya dito, guys. Watermelon na naman sa tag-init-init. Pampalamig. Ravage is used galit para lang mapitas nila. Ay, sa bagay, sulit okay lang. Susulit paano lang. Paano na rin eh? Pawala na eh. Oh, yes. Pawala na rin yun. Pa-expert na yun na stolen skill niya. Pero oh, alam Spartan ko na, 3. Alam ko na. Niya, alam ko na to, Mike. Tapos mananalo yung Nigma sa entity. Naka! Ay, ulit! Ulit! Ulit talaga! Beso panulit, Oh my God! Ramdam ko na. Oo, oh, Jay, nanto ko. Kailangan ko yata ng Espanyol casting. Wag na ka! Baka may kaso yung ganun pag nire-recite. Baka delikado tayo. Ah, delikado ka ba? Oo, di. Ginawa mo na eh, di ba? Para may thrill ang buhay. Anong pangit mo buhay pag walang thrill? Pero ito na nga, the Roshan nakuha na agad ng entity. And that Roshan kill is brought to us by Vortex, mga sir. For your next PC upgrade, go for Vortex. For Vortex. Alam nyo na yan. Hindi nagtatrabaho, pre. Hindi. Tinignan lang, tinaiming niya lang sa sinabi mong, go for Vortex. Tinaiming lang nila. Alam mo naman, it's all about timing.
alam mo namang it's all about the timing kasi. Huwag nyo na ako pinipilit mag-Espanyol, guys, dahil kay doktor yon. Gusto ko muna i-search nyo nga kung may kasabay, may kasabay yung ganun. May? Baka may, sabi mo, wala. May kasabay. O, wala pala, isa na. Huli ba? Hindi naman. Na-scout sila dito ng mga doggies din kasi, kaya aware sila eh. Bukod doon, ako nakita si Spartacus, pero mukhang masama pa yata to for Mirana. Grabe yung bliss tumulong doon. Ayun, hindi tumama. Muntik ka na bigyan ng G-clef sa mukha. Ito, galit na galit yung mga sumbitsyo na akis, oh. Pwede na lang di umabot doon yung Tiny. At wala naman nabangasan ng mukha dito sa may side ng entity. Gaya nung ano? Safely. Gaya nung tour 1, sabi ni Boss Gepiga, no? Na-active na active sa ating comment section. Nag 2 days dahil ulit ng ulit. Tayo din yun eh. Oo. Sama ako dun nga. Pero nung second day na, hindi na umulit. Siyempre ako na yun eh. Ako yun eh. Ayun, second day yun. Kasama pa rin ako. Si LB yung umulit kayo. Ah, si LB nga pala. Second yung first day, oo. Oh. Tapos ako na sa second day sumama. Oh. Tapos ang maliligayang araw ng rotation. Dapat si LB yung ano eh. Mag-cast na ito. Pag umulit, si LB lahat din. Tatlong game sila kanina ni GB ata. Siya na, nalipat na yata sa kanya yung brownie curse eh. Malas eh. Simula pa, pero si Skydrax, grabe, ang lambot niya talaga. Ang lambot niya, bakit? Di siya yung 800 bakit siya malambot? Eh, watermelon eh. Yun. Pero wait lang, yung mic daw nasira. Tinatawag ako, Jay. Mic. Tinatawag ako, pero yun nga. Wala pa kasing stats dito, walang Hood of Defiance. Wala. Walang sabihin kahit ano talagang ano, pampakunat na item yung Tidehunter, kaya sobrang nangangati siya dito sa spells na binibigay o binabot sa kanya ng entity. And right now, going for that Aghanim Scepter siya, which is good when it comes to high ground defense and may pang spam update siya na skills. Hinga-hinga lang. Hinga-hinga lang, yes. Inhale. Exhale. 90 minutes na kami nagkakast dito eh. Basic. Sabi ko nga sa'yo, Mike. 90-100 na. Sabi ko nga sa'yo, Mike. Ewan ko lang kung may nakakaalala nito sa mga nanonood ngayon. Nagkas ako, Mike, 20 hours. 20 hours? Seryoso yun. Palumpalu ko naman. From hapon, start ng 4, and then inabot na ng tanghali. Buti huminga ka pa. Nan, di ko ba, lang di ko lang na-save eh. Di ko pa tumatago sa napuno sa ano. Tek na, patagos na ako sa pader doon kaya nang ayoko na din eh. So now, Hoodwink, ayun, yung champion. Ulit na to. Ulit na. Hindi na umasa. Ulit na naman yata. Umulit na nga ata. Umuulit. Oh. Wala na, tapos na. Ayun. Entity na yun, entity na yun. Pag nanalo entity mamaya sa Enigma, tapos pa rin ang maliligayang araw. Ayun na yun. Enigma mananalo mamaya talaga. Ramdam ko na yan, alam ko na yan. Pag yun, Enigma nanalo, Diyos ko Lord. Alam ko na yan. Hallelujah, amen. Uulit at uulit tayo. Andun kami nun, Boss Jay, nasa sopa ka pa nun. Oo. Ay, hindi, latest na lang yung sopa na nagkakas ako nasa sopa. Pag ano kasi, medyo ang cons lang ng sopa na yun, nakakantok pag dyan ka na kaupo eh. Nantok ako pag dyan eh. Grabe, naalaala ko. Batak na batak talaga ako nun, pambihira. Parang wala akong kapaguran nun. Ngayon, meron na. Meron na. Bakit? Ayoko nang maabuso. Isa ka lang. Mali-mali ka na naman ang follow-up. So now, 8K na kalamangan. Ages? Hindi naman na kailangan para first ages lang. Kota na sila dito sa mga nakuha nilang objective eh. Plus mga hero kills as well. Aghanims. Hindi talaga siya magdadagger, wala silang balak magano mag-initiate ng team fight dito. More on reacting ano, reacting ang gagawin nila o para magiging secondary initiate ano, secondary na lang na skill dito yung Ravage pang initiate. Mainly nakaasa sila kay Tiny on that minus one. Yeah. Boss Leo Birds, yeah. Shout out sa Boss Leo Birds. Goods daw, hindi naman. The TPs. Pero thank you kay Boss Emir for appreciating. Appreciating spell. R-E-D. Bagan. Oh. May A. Up may, eh. Oh. Appreciating. Appreciating. Yan. Tama. Ako. Ano kayang hilot dito? Solid Ravage and maybe malate game. Morphling naman, isa sa mga ano nila to eh. Isa sa mga bread and butter na hero nila to eh. Yun nga, sabi mo, sinisecond pick talaga nila yung mga heroan dito ni Nante para
iba na lang yung mapamboset. So meaning to say, kagaya nung sniper kanina against Nigma, tiwala lang, di ba? Puso lang. Tsaka kaya lumaban ang Morphling sa Naga. Tsaka to the point na umabot naman sa Tiny Daedalus Aghanims, masakit pa din yan. Oh, tsaka pag dumating din naman yung six-statted na rin yung Morphling, mananakit na rin naman yung Naga dyan. Pero to, speaking of Morphling, sa mga iniintay niyang item would be that Aghanims na kakakuha niyang kakakuha niya lang ngayon. Minus stats kay Naga. Kaya naman titignan mo yung Naga Siren ngayon. Going for Lincoln siya para hindi siya maagawan ng stats dito ni Morphling. Tsaka mahirap na rin kasi pag nakuha dito ng Morphling yung Naga, may pan-dispel na rin yung Morphling. May net na rin siya. Diba? Magagamit pa yung mga skills ni Naga against sa kanya. Pero ito na nga. The Smoke of the Seat, Jay. 4-man Smoke of the Seat while Tidehunter nagpapakita sa may mid. Papakita sila, pero look at this mo. Kailangan magandang catch yung mangyari for the side of Monaspa. Pero aware na rin yung entity, walang tao ha, kahit sa bottom lane ha. So alam na nila dito. Bago sila lumabas, kailangan may mag-show muna, may pakita for Monaspa. And maganda dito, kahit habang nagtatago yung entity, kaya kayo mag-split push ng control units ni Toby. Oo. Sila Brownie at Bilog. But hindi nagpo-proc si Toby ngayon, no? Ayos. Kung nag-proc siya, easy 2-0 to para sa Monaspa. Pero ito naman, going for Ayops Kadi na para mamaya medyo makunat at medyo maglalast na rin siya ng mas matagal sa teamfight. Habang yung si Toby, ganun pa rin ang ginagawa. Wala naman makakapati agad yung alaga niya eh. Ayun, dumating lang yung Tiny. Tapos kumuha bigla ng bago. Ayos din. Ayaw talaga bigay yung gold. Ito kailangan nila din yung BKB. Siguro dito sila ulit nagtry mag-smoke. Kung kompleto na yung BKB ng Tiny. Pero defensive item for Naga. Kadalasan after nito, Orchid eh. Oo. Pero this time, he went for this Lincoln Spear. Aghanims na kasi yung Morphing, kaya ganyan. Tapos... And also, Tidehunter. Speaking of Aghanims, pero speaking of Tidehunter, malambot lang si Tide, man. Gulat ka, no? Tide, gulat ka? Kailangan ko pa mabagalan. Di ba na gets? Alam ko yung commercial yun. Ko yun. Napagtagpi-tagpi mo. Pero Spartan... Pag-out naman doon. And 12k advantage na to, Mike. Kung gaano kinahirap yung game number 1 ng Monaspa against Nigma. Dito sa Entity, parang no pressure. Ang sarap ng buhay. Oo. Pero laro nila dito. Mali mo kasi biglang kumubre yung Monaspa eh. 13k net, 13. Wala pa naman nagagawa. Magandang play yung Monaspa ngayon. The reason is, hindi pa naman ganun kasakit yung damage. O kataas yung output damage dito ni Tiny. At the same time, yung Tidehunter kasi Aghanims build eh. Tsaka, yan, hinihintay lang talaga din dito yung nabanggit mo nga. Blink Dagger, ay, Blink Dagger talaga. BKB ni Tiny. Diyos ko. Lord. So, what's the next item for Morphling? Skadi? Ba? Tama, oh. Skadi yung next item na na-queue up para sa kanya. Pero yung Russian mic, depende na lang yun kung fast respawn ba. Pero for sure, entity pa din nata makukuha niya ito eh. Skadi, Satanic, or Data para sa Morphling. Unless tumesting na yung Monaspa with a Ravage. No? Kung confident na sila, maybe siguro kompleto na yung ano nila dyan. Binubuong item. Grabe. Nakikita nila ako dyan, may word doon. Napipihing katagad. Pero ito, dagger na yung next item. Malambot na. Malambot na Tide talaga. Iaasan nila lahat kay Undying yung supporting roles in terms of sustain. Kasi bibili siya ng Blink Dagger, so malambot pa rin siya dyan. Shiba siguro kung mabuo niya after Blink. Yun, medyo kukunat na siya konti. Kaso matagal pa yun eh. Wala siyang ano eh, like creams, ganyan, di ba? Pipe, kung ano man. Yung second Russian J, ito na, palabas na. Less than 1 minute, araw, nag-connect ba? Nung kuyo mo, tagal niya magising. Advantage lang siguro sa gantong Tide is mabilis ka naman makapag-farm and makapag-clear out ng waves. Also, ayun o, sa mga illusions, ano, with the AOE gosh. Pang-ubos din. Tsaka pang ano pang malakas din na high ground defense. Ito naman, sabi ni Dota Plus. Win probability. 18% off. Discount. 18% off. Uy, bakit naman may ganun si Direk? Buti pa si Direk. May kukuha ka rin ng ganyan. Huwag mo sabihin kukuha ka. Huwag mo sabihin kukuha ka din ng ganyan. Huwag kang kumuha niyan. Naku. Sira ulo. Siraan na ng bayit. O sige, oh. Ayos nga yan. Oh. Ayun ang isa sa mga pang-asar na ayoko. Ayoko. Ayoko niyan, boss. Ayoko niyan, pass ako diyan, boss. Naiingit ako diyan. Naiingit ako diyan, boss. So, buti pa si Direk. Chilling like a villain, mga kaibigan sa aming Ledgy. Pero 2 seconds, Mike. Respond na to. Ayan na. Ayan na, buhay na. Buhay na yung Roshan. May Aghanim shard na to. Pwedeng gamitin ni meron na siya. And mukhang wala ulit contest Rubik for Monaspa. Mabilis lang to, Mike. Look at this. Ano? Sinaglit lang. Pass. Hindi na nag-contest. Wala. Wala pang Aghanim siya ata yung pash, ano. Pash. And ayun, ang hawak ng Aghanim shard is yung Lycan. Oh, and that Roshan kill, syempre, brought to us by
Vortex, for your next PC upgrade, go for Vortex. Manalo mo na sa may next game pa. Boss, kahit manalo po Entity, may next game talaga. Oo. Oh, may next game pa. Kahit sino manalo dito, may next game. Depende na lang talaga kung iikot yan dahil nga natalo kanina yung Nigma, pero pitas na dito si Spartan Mike. Napalibutan na siya ng parak. And also wish, naku, pag mga illusion, katabi mo, di mo mapansin niya, parang mga broodlings eh. Ang kakatin yan. Wala, sobrang nag-backfire talaga yung Aghanim's ni Skylark. Wala silang magawa sa mapa. Wala silang magawa movement at all. Maybe kung Grips may na ano pa, no? Oo, pwede silang magawa eh. Sama-sama lang eh. Yep. Pero with this Aghanim's Scepter, I mean, okay naman talaga siyang item. Mamaya, magiging effective. The problem, siguro kaya na yung binild yung ganyang item kasi okay naman yung linya talaga kanina eh. Mm. Diba? Ang taas so, ng farm niya, siya yung number one nga sa network kanina eh. The problem is, with that item na ginawa niya, tapos nag-escalate yung game na mabilis, ayun. Naging disadvantage pa. Passive sila ngayon. Imbes na maging advantage for him. Pero ito, decidido na siya. Blink Dagger, I will initiate. Kailangan niya mabato dito yung Ravage. And Katomi, kung tatamaan to sa Ravage, hindi niya naman nanakaw ng may. Kasi ang kasunod na niyan, ano na eh, si Kugid na eh. Di ba? Butterfly naman na yung bibuild dito ni Watson. Okay lang. Kasi yung Morphling naman, hindi naman yan yung usual na magbibuild ng MKB. Diba? Kaya somewhat magbimiss dito yung mga atake ni Morphling later on kay Naga. Pero hinihintay ko rin yung Aghanim's ng Tinyman eh. Kasi ito, once na magkaroon ng Aghanim's to, sobrang lakas talaga ng high ground defense na Munaspa. May even bring this game into a late game kung saan pabord na din sa Morphling. Diba? Na kaya niya na makapagsuntukan dito kay Naga. So ngayon, naka-smoke up mga kaibigan yung side ng Munaspa. Kailangan may mangyari na, even though may Aegis, susubok sila. Naku po, medyo nauna sa first, pero look at that jump in come from Wish. BKB will be used, but the Rolling Thunder, immediate pop by the Spangler. And medyo delikado sila dito, Mike. Walang nangyari dun sa Ravage, only a Mirana kill. Pero Stormstormer, kailangan yata pa din mag-out. At sabihin na natin na medyo palag-palag sila. Morp is in trouble. Look at Watson, free shot siya dyan. Pero kukopyahin niya yung Pangolier, hoping na mapag-squash buckle out, but the sleep set up. Here comes Toby, arrow, pero hindi nila napatapa actually. Nag-backfire sa kanya, parang pag ano niya dun, Mike, crisscross apple sauce niya, tinamaan pa siya mainly nung pana. Pag-shield crash yata yun, may nadamay pang sa nahapol pa dito yung Tide Hunter, and that's gonna be a team fight favorite na naman dito sa may side ng entity without someone. Ay, hindi binamatay pala si Fishman. Pero again, without a core, dying dito sa may side ng entity. Pretty sick teamfight from entity. Easy. Bugatti. Pwede na mag-high ground. And mukhang yun na nga. Ang kahihinatnan. Aegis pa rin for nag-siren. There's no more fling. Will he buy back? Basta ka mukha. Hindi naman niya gagawin. Tidehunter 20 seconds. They don't have Ravage. So this is a guaranteed racks. Maybe pati sa top lane, pwede nang isabay. Mabilis na naman mag-push yung Naga together with the control units of Toby. Attack speed pa naman yung binibigay nung dinosaur na yan. Oo, oh, and just like that, mga kaibigan, Entity ayaw pumayag na magdi-division 2 daw sila dito, guys. Sila, nasa kanila ang ano, nasa kanila ang tagumpay kung sakaling ma-close out nila tong laban. And galing talo na Nigma, medyo pagod na pagod yun, Mike, din. At least mas nakapagpahinga sila. Oo. Prepare mo sa Munaspa. Munaspa na saglit lang yung break. Pero at least panalo sila kanina, di ba? Hindi ramdam masyado. Oh, pero ito, ginaya naman na ni Morphling yung Naga Siren, but still, they won't be able to defend yung kanilang mid kasi nga nakuha na agad ng entity ng sobrang bilis lang. Sobrang bilis? Kailangan talaga nila ng maayos sa initiation. Yung burst kasi ng Tiny, hindi enough to, ano eh, to kill someone eh. Mm-hmm. Kahit yung support eh, baka nga kahit Rubik, mahirapan pa siya patayin dyan eh. Lalo na pag nakagaw ni Rubik yung shift ni Morphling, hindi ko pa kasi nakikita eh. Pero pag nakagaw niya, naku, mas lalo mahirapan siya patayin dyan. Uy, so allies disappear. Grabe, ayun sa combo lang. Wala, ganun na talaga mangyayari kay Undying dyan. And buti nakapag-out si Wish. Pero look at this, Stormstormer with the crisscross apple sauce na force pa yung BKB because of the arrow na halos magilidan. Eto nga pong si Wish. Push na ulit. Walang push BKB more. Na talaga. Cool na mapan dito yung araw yung Munaspa. Lugi na sila kahit mawala ng Aegis dito si Watson. Eh, Ghouls Boy and now securing this last barracks na remaining for Munaspa. Di pa pwede mag-segue dire-diretso hanggang tier 3 sa baba because may tier 2 pa nga. Pero hindi naman nagmamadali dito yung entity, Mike. Siguro baka nga just to play it safe or secure, safe and sound, no? Intayin na ulit yung another Roshan. Oo, pero masyado po matagal eh. 3 minutes. Okay lang. Think okay lang na kumuha pa ng additional tower dito yung side ng entity kasi lakas naman ng ano nila, heroes nila eh.
Hindi nga sila kaya labanan dito ng Monaspa kahit head-to-head eh. Mm-hmm. Kailangan, yung Morphling, pag nagkaskadi, still, kailangan ng magandang opening dito ng Monaspa in order for them na makalaban ng maayos. Na mga problema sila dito sa Naga Siren, kahit nakabigib yung Tiny, kaya patayin eh. And speaking of Naga Siren, going for Hex na. So once na magkaroon tayo ng superhuman reaction, diba? Reflexes. Na, oo, na pagka-blinkin mo, bigla ka na Hex. Hindi ka na nakapag, combo sa Tiny or nakapag-ravage, wasak na kayo. Actually, kailangan lang talaga mabilis na kamay. Expected na nila yun na ganun talaga yung mangyayari, no? Eye and hand coordination. Oo, eye and hand coordination, bug. Okay, yun ah. May ano yun, may mas maikling term yun. Sa, isipin mo. Eye to eye coordination. So, ano na to, kung sa February pa na buwan, lagpas isang buwan na tong tambak ng ano ng entity. Mm-hmm. Sa February ano na, leap year na, leap year. Oh, leap year yan. Na nangyayari lang, ayun guys. Na, sa mga hindi nakakaalam, ang leap year po, ano, nangyayari lang yan every 32 years. Sa mga tropa nating tawa-tawa. Pati siya nag-react. Pati siya nag-react. Mike, tulungan mo ako. May nahuli ako. Sa lambat ko. Natawa ako, pati siya nag-react eh. May nahuli ako sa aking bingwit. Ang pangalan po ay Boss Eric Malit. Mapalag yung ano, tawag dito, fishing. Yung fishing rod ko. Uy, aray, sak, uy, aray, uy. Di came back? Aray. Yun lang. Uy. Okay na guys, tapos na ang Bayba will be committed, pero squash buckle, crisscross, applesauce, nahuli nila dyan yung lineup. Pero nag-Bayba, pero arrow, masakit yan, pati yung dinosaur guys, yung prehistoric creature, kaso lang with the avalanche, and then, may mummer yung abot ba, hindi naman. At least Toby is alive, pero nakuha nila doon yung Undying and also Tidehunter, but the leaf is there, contra Wish 107, 5, disarm is there as well. Pero Watson dito yung kailangan nilang katakutan, and there's the Rolling Thunder sa nag-Bayba nga, na Pangolier, he will reposition to secure and confirm the kill dun sa may Undying, and now, finishing the job kontra doon nasa low ground na Tiny Bubbles. Oo, pero grabe yung pagsasakripisyong ginawa ng Tiny doon. Pumasok talaga siya with that avalanche toss combo para maligtas si Morphling na natamaan ng araw kasi kung di ginawa ng Tiny, patay ni Morphling doon eh. Ayan, patay pa yata din si Toby dito na Glimmer Cape. Easy lang daw. Watson is here. Skylark Medium Flight, crisscross applesauce coming from Pangolier and he's gonna go down. For real, mga kaibigan, he doesn't have buyback. And looks like Mega Crypts incoming. And we're having a potential triple threat na best of three ulit kung sakaling manalo Nigma. Because guys, ilista nyo na to. Kung mabuhay man yan, oatmeal na lang yan. Hmm. Alam mo bakit pag nabuhay na yan, oatmeal na lang yan? Bakit? Kailangan mong isipin yun. Maigi. Or lugaw na lang yan. Pag nabuhay yan, lugaw na lang yan. Sige. Pero wait lang. Hindi mo tapos Jane ako na Hex? Ay, ay tapos na. Tapos na. Pull Agi Morphling na Hex. Squash Buckle. It's up to Entity. To finish this cycle or the infinity loop na tinatawag. I think, Jay, hindi naman problema dito yung draft itself and yung playstyle. Ang problema dito yung naging itemization ng hero mismo. Kasi yung items mo yung magde-decide kung anong play yung gagawin niya. Yep. Diba? Mag-early BKB ka, meaning gusto niya lumaban agad. Diba? Sabagay, umamang kasi siya. Parang naano siya na nasilaw. Nasilaw sa kayamanan yung Tidehunter, ha? Kaya hindi na nagsustain, kaya nalimutan. Imagine, kung nag-dagger siya, every time na magkukumit ng teamfight dito yung side ng entity, pwede sila mag-react. Pwede. Ang problema, hindi sila makapag-react, hindi sila makataw dito, makakuha ng initiation, hindi sila makagawa ng smoke play kasi wala silang dagger eh. Late na. Si Tiny oo, kaso ang layo lagi nito yung dagger. Mahirap i-pull off, especially freeform talaga yung Naga Siren. So, short break lang, entity naman this time, hindi napagod sa panalo nila. And I'm sure na one-sided yung naging laro dito nga sa ng Entity against Monaspa. So maglalaban guys, Nigma versus Entity. And kung manalo Entity doon, tapos na po, laglag na ulit sa Division 2 yung Monaspa. And yung Nigma, babalik sa'yo. Ayun na nga guys, so stay tuned, don't go anywhere. Magbabalik kami, promise. Dagger out, peace. Care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense.